Bumili raw ng isda si Diomedes Aquino sa pamilihang bayan ng Bawang La Union at nagbayad ng 1,000 piso. Pero napansin ng tindera na peke ang perang ibinayad sa kanya. Nagsumbong siya sa pamunuan ng pamilihan at hinuli si Aquino. Lumalabas sa imbestigasyon ng pulisya na miyembro umano si Aquino ng sindikatong nagpapakalat ng mga pekeng pera. Nakuha sa kanyang 4 na piraso ng peking 1,000 piso at 5 peking 500 piso. Well, actually, based on the appearance of the money, counterfeited bills, hindi mo masyadong ma-detect ka agad yan pag hindi ka masyadong mabusisi. Aminado naman ang suspect sa paggamit ng peking pera. May nagbigay raw sa kanya nito, pero di naman niya sinabi kung sino. Nakapambiktima na rin daw siya sa Kamiling Tarlac. Pabutan niya ako, tapos bibili ko sa matindahan. Like, magkano ang halaga ng bibili mo? Depende po, kung 100 o 150. Ganda, sa susukian ka. Sa'yo ang 200 doon. Ang sukle? Sa kanya po. Sa kanya. Ilang beses na rin daw na may kumalat na peking pera sa palengke ng bawang, kaya alerto sa pagtanggap ng pera ang mga negosyante. Ang ilang tindera, sumailalim pa sa seminar sa pagsusuri ng peking pera. Meron din yung iba, pag hawak mo pa lang talaga, ano na, smooth siya, tapos yung iba, tsaka yung sa picture po niya, parang lumiit yung mukha, ganun po. Bukod sa paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code para sa paggamit ng peking pera, sasampahan din ng suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act matapos madiskubre sa kanyang pitaka ang isang pakete ng hinihinalang shabu. Jasmine Gabriel Galban, Nagbabalita, Pilipinas.